I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan. Shout out din sa mga Marcos Loyalis and supporters. Nakikita nyo guys, nakikita ko. Oh, maiba na naman tayo ngayon mga updates, okay? Dito tayo guys sa mga smuggled, mga droga, ayan. Ito guys, yung January 12 ito, ano? Sabi po dito, oh, 3 million ukay-ukay na sabat ng PCG sa Bicol. Wow! Basahin po natin. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko, syempre, 3 million halaga ng ukay-ukay na sabat sa PCG. Bicol, ayan. May iba naman tayo, no? Halo-halo yung mga updates natin. Para naman na... kakaiba, no? Manila, Philippines, sinatayang 3 million. Ano ko, halaga ng ukay-ukay na damit ang nasabat sa Philippine Coast Guard. Which is ang PCG sa may Matnog Port. So, sugun itong nakaraang webis Enero 11 sa ulat na, nagsasagawa ng paniling inspeksyon ng PCG sa K9 team nang mapansin na ila ang mga bandal ukay-ukay sa loob ng isang sasakyan. Ayaw nila kasi talaga dumaan sa ano guys, sa immigration o sa Bureau of Customs kasi magbabayad ang malaki mga yan eh. Sana maipasa yung batas na sinasabi ni Senator Tolpo kasi magbabayad ng magta-taxes na yung mga nag-uukay-ukay guys. Nang hanapin ang dokumento na bigo ang chopper ng sasakyan ng map. Magpakita kaugnay sa legalidad ng mga ukay-ukay kaya kinumpiska ng PCG ang naturang mga item. Ayon sa PCG, lumabag ang chopper sa Republic Act number 4635 na nagbabawal sa importasyon ng used clothing at basihan para sa proteksyon sa kaligtasan ng dignidad ng mga Pilipino. Inasar ang PCG na nakumpiska ang mga ukay-ukay sa Bureau of Customs BOC na siyang pangunahang ehensya ng pamahalaan na may responsibilidad sa paglaban sa pagkalat ng ukay-ukay sa bansa. Well guys, makikita niyo yung mga ukay-ukay sa TikTok. Online selling yan, no? So anyway guys, another updates po natin, no? Ito pa. So yun guys, nakikita ko na, oh my goodness, halos 200 million droga na sabat sa Visayas ngayong Enero pa lamang. Agoy! Ito guys, ayon sunod sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, talagang pinaigting ang pagsugpo sa mga illegal na droga, mga smuggling ng mga produkto at kahit ano yan, naka-alerto ang ating pamahalaan. Basahin po natin, ano, saan banda yan? Sabi po dito guys, halos 20 million droga na nasabat sa Western Visayas ngayong Enero pa lamang. Agoy, tingnan natin. Agoy. Ayan, Visayas na. Ay, nakakulimbat agad ng anti-drug operation ng iba't ibang police and unit sa Western Visayas ng 2,883,024 gramo. Ay, hindi. Oo nga, 2,883.24 gramo ng shabu na nagkahalaga ng mahigit ng 19.6 million. Aba, grabe, ang laki. At naka-aristo ng 91 na suspect hanggang alas 9 ng umaga ng Enero 12. Oh, ito lang guys, sa January yan. Sa datos ng Police Regional Office 6, PRO 6, lumabas ng bulto na nakumpiska sa mga operasyon sa isinagawa ng Iloilo City. Sa Iloilo yan, agay. Police Officer ICPO na nakahalaga ng 11.9 million. Agay, ang laki. Sa 15 operasyon, isiginawa sa Iloilo City. Nako, 19 na suspect ang naaresto at nakuhana ng 1,751 gramo ng shabu. Nako, sisikipang kulungan dyan sa Iloilo. Naloka ako. Samantala, nakapagsagawa ng 13 operasyon ng Bacolod City Police Office na humantong sa pagkakaaresto ng 17 suspect at nakumpiska ng 429.80 grams ng shabu na nakahalaga ng 2.92 million. Nako, dami. Ang Negros Occidental Police of Provincial Office kasama ang 30 operasyon nito ay nasakuti ang 35 suspect at nakuhanan ng 322.89 gramo. Grabe pala ang mga shabu sa bansa guys, ha. Mabutit mga police alerto kaagad ng shabu na nakahalaga ng 2.195 million. Nagay, habang ang Iloilo Police Provincial Office ay nakumpiska ang 225 gramo ng shabu na nakahalaga ng 1.53 million. Na aresto ang 12 suspect mula sa siyam na itong mga operasyon. Ang dami pa lang ito guys, ha, iniisa-isa na.
talaga naman, iba't ibang lugar, grabe. Ang iba pang operasyon ay nagmula sa Aklan, Antique, Capiz at Guimaras na may kabuuang walukong saan naaresto ang siyam na suspek at nakumpiska ang 153.95 gramo ng shabu na nagkahalaga ng 1.46 million. Grabe kayo talaga. Tinukoy ng pagtapagsalita ng PRO 6 na si Major Mary Grace Borio ang kanilang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya na nagpapatupad ng batas bilang sa isa sa mga susi sa likod ng magtagumpay na operasyon. Idinagdag niya ang nakumpiska ng malaking bulto ng droga ay makakabawa sa supply ng pumasok sa rehiyon, lalo na sa lugar kung saan may kapistahan na magresulta sa mas mapayapang pagdiriwang. Ito na nga ang sinasabi natin, guys, ha? Droga pabor. Ayan. Mm-hmm. At kudos, guys, sa ating mga kapulisan sa PNP, no, PDIA, BOC, mga PCG. Talagang sanib pwersa. Biro nyo yun, 20 million. Naloka ako, guys, ha? But anyway, guys, ha? Another good news. Another news pa. Mm-hmm. Ito na naman tayo, guys. Alam nyo ba, no, mulang nakaupo ito si Pangulong Marcos Jr., sobra, grabe yung mga droga, guys, ang nasabat. Billion-billion, ano? Ito lang 23, mahigit 10 billion ang nakumpiska. Hindi kasali po ang 2022, ha? Grabe, antindi talaga. Yan naman, guys, ina-updates ko talaga yan. Simula nung umupo ang Pangulong Marcos Jr., nako, oh, talaga naman, no? Ito na naman. Actually, ito, sabi nga dito, higit 27 barangay drug-free na Malacanang. Agoy! Basahin na nga natin, guys. Sabi, higit 27 barangay drug-free. Sabi ng Malacanang yan, guys. Totoo yan, no? Sabi po dito, o Manila Films, tinatang 27,965,68 barangay na ang nalilis na mula sa illegal na droga. Ito ang sinasabi ng President ng Communication Office, PCO, matapos tukuyin ang report mula sa Philippines National Police. Tama po yan, no? Kasi may report ang Pangulong Marcos Jr. dyan, eh. Inulit lang po natin, ayon sa PCO, tinatay ang 10.41 billion. Ayan na nga, oh. Ang narcotics at nasabat sa nakumpiska mula noong Enero hanggang Disyembre ng nakaraang taong. Itong 23, guys, ha? Biro mo yun, 10 billion. Ang laki niyan. That's on the top. 50 province, 1,160 municipalities and 30 cities already have functional anti-drug abuse councils, already implementing anti-drug priorities at local level. Ayon sa Malacanang, idinagparto ng 74 established inpatient treatment at rehabilitation facilities at nakatulong para tugunan ang drug menance. Agay, sinasabi pa rin ng mga 23 lalawigan, 447 municipalidad at 23 lingsod ang nagtatag ng kanilang community-based on drug rehabilitation program. Agay, para sa mas lalo pang mapalakas ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Nako, mga kababayan, grabe ito, di ba? Mm-hmm. Sabi, matagal nang itinutulak ni Pangulong Marcos Jr. Agay, sabi po dito, ang whole of nation approach sa pagharap ng drug abuse, nagpapahiwatig na maaari itong mauwi sa chronic illness. Tama yun, social issue kung maiiwan na hindi natutugunan at naalis. Eh, kasi guys, ha, pag kasanayan mo yan, makikita mo talagang magiging itsura mo, no? Alam nyo, guys, itong mga ano, yung mga droga, pag panay palang gamit mo, ay papangiting ka niyan. No, o totoo yan, nakakapangit ito. Oo, parang mukha kang ano, eh, kalansay pag panay gamit mo yan. Hindi, totoo yan, real talk. Tingnan yung mga sanasari hab. Ang mukha nila, parang tumanda na sila. Nagmumukha silang matanda, tapos nanlalalim yung mata. Naku, para silang mga kalabera ba, kung sa Bisaya. Yung mga kalansay. Sabi po dito, anya, ang approach ay dapat na kinabibilangan ng prevention, treatment, rehabilitation at law enforcement upang matiyak na maitutupad ng Philippines anti-illegal drugs strategy. Matatanda, sinabi ng punong ehekutibo na itutuon ang administrasyon ng pansin nito sa rehabilitation para masawata ang droga, ang drug menace, ibang atake. Ito mula sa bloody war ng kanyang predecessor na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglaban sa illegal na droga. Winika ng Pangulo, sabi pa dito, guys, ha, na
ang paglansag sa droga syndicate ay kailangan para matugunan ang problema under the Marcos administration. The Dangerous Drug Board would continue to implement the barangay drug clearing program with a goal of attaining 100% drug-free or drug-clear barangay by 2028 ayon sa BCO. Yes, tama. Alam nyo, dekada na ito guys, ha? Itong mga drugas na ito, walang katigil-tigil mga kababayan. Pero depende na sa pamumuno ng isang pinuno kung talagang ang goal niya is talagang sugpuin na sigurado yan. Hindi man 100% pero kahit papano mabilang lang sa mga kamay, no? Ang mga gumagamit. So anyway guys, another news for everybody. Yan, 27 barangay. Actually, naibalita nito ay inulit lang natin. So anyway, another news tayo mga kababayan. So yan, another good news sa yan. Nakikita nyo yan mga kababayan. Basahin natin ha. Kasi walang link dito eh. Ang sinabi lang dito, two Indonesian pa nasabat sa 4 million puslit ng sigarilyo. Napaka ano naman tong OBC na ito mag-post, ano? So, yun mga kababayan, ha? Konti lang yan, no? Yung post niya, pero okay na rin. So, well, another congratulations sa ating mga autoridad sa kanilang pagpupursige. Ayan ha, sigarilyo yan guys, mahigit 4 million, ha? Oh, 4 million ang halaga pagpuslit ng sigarilyo. Dalawang banyaga pa talaga. Ha? So anyway guys, another news po natin, ayan. So yun mga kababayan, nakikita ko, ayan na po tayo eh, no? Alam nyo, itong Binggit Kalinga, madalas ko po na i-update ito guys, ha? Yung mga plantation ng mga marijuana, madalas ko po in-update ito sa aking mga past mga video. Grabe as in. Oh, nakita nyo, NBIPDA discovered 15 marijuana plantation in Binggit thanks to drone footage. Agay, basahin natin. Ng politiko, ayan oh. NBIPDA discovered 15 marijuana plantation in Binggit thanks to drone. Ewan ko ba? Alam nyo guys, parang plantasyon yata itong Binggit Kalinga. Hindi, madalas ko talaga in-updates talaga ito. Ay, matindi guys. Sa mga nanonood sa akin, pag-live, nako, alam po nila yan. Anti-drugs authorities in Binggit discover 15 marijuana plantation through drone footage. Oh, maganda. Nakakatulong pala yung drone guys. NBI CAR Director Eleonor Rachel Angeles reported that the way were able to verify the location of the said illegal drug plantation in situ barangay Takadang Kebungan, which was stripped off by their informant. Magaling ito informant mga kababayan, pero wag kayo, may bayad yung informant na yan. Nako, mga secret agent ba yan? Ganun. Sabi po dito, she added that their verification, ayan, operatives from NBI and the Philippines Drug Enforcement Agency, PDEA, conducted an operation that led to the destruction of 40,500 fully grown marijuana plants with an estimated value of 1.8 million. Agoy! Mga addict, siguro mga tao dyan, oy. So, yun, mga besyang, ha? Nako. Of course guys, congratulations sa ating mga autoridad. Anyway, another news na naman tayo guys. Oh, drug pamor. Nakita nyo yung mga kababayan, sabi ng Remate Online. Oh my God, 3.6 chunggi inabandona sa ilalim ng tulay. Agay. Ay, nako po. Basahin po natin mga bes. Anong sabi? Arimati guys, ha? Ang dyaryo ng masa. O, na-discovery ng polisya ang milyong-milyong halaga ng hinihinalang na pinatutuyong dahon ng marijuana sa ilalim ng Canao Bridge sa Barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Yan na naman po tayo. Kalinga na naman. Ay, alam nyo guys, dito sa Kalinga, payaw, Binggit, talaga namang for sure. Lagi ko talagang in-update yan. Ang dami talaga. No, sana po eh halughugin nyo yung area, yung kanayunan na yan. Maraming mga plantation talaga ng mga marijuana dyan. Ano ba yan? Mga taga, ano, mga igurot ba yan nakatira dyan?
Ano ba kayo? Mga adik ba kayo? Hindi, nagtatanong lang ako, guys. Kasi maraming, hindi naman lahat, of course. Maybe there's some. Mm-hmm. Kasi daging in-updates ko sa kanilang lugar, eh, no? Ay, nako, sobra ang dami. But anyway, guys, basahin po natin yan, ha? Ano, 3.6, Chunggi, inabandona sa ilalim ng tulay. Ayan, nakaw. Inabandona kasi mahuhuli talaga siya. Tabok City, Kalinga, nadiskubre ang pulisya ang milyong-milyong halaga ng hinahanalan pati na tuyong dahon ng marijuana sa ilalim ng Canal Bridge sa Barangay Bulanaw, Tabok City, Kalinga. Nakalagay sa dalawang sako ang mga hinahanalang marijuana bricks na tumitimbang 30 kilo at nakakalaga ng 3,600,000 agay. Laki nito, ha. Ayon sa pulisya, nahinalo ang mga iniwang marijuana sa mga sako ng basura at nadiskurbi ito matapos makatanggap ng impormasyon ang kapulisan mula sa isang individual. Hinala ng pulisya posibleng iniwan ng mga illegal na droga sa lugar na dahil sa takot na may dala nito na mabuko dahil kaliwat kanan umano ang checkpoint sa lungsod. Ay, buti nga yan. O sa ngayon ay kasalukuyan na ang ginagawang investigasyon ng pulisya ukol sa posibleng pagkakatuntun ng mga nasa likod ng naiwan sa mga kontrabandong illegal drugs. Agay! Siyempre, makumpiska talaga yan. O, di ba? Mm-hmm. Talagang, alam nyo, maganda itong admin ngayon, bagong administrasyon kasi talagang naka-focus talaga sa pagsugbo ng illegal na droga. So, yun guys. But anyway, maraming salamat sa inyong watching. Anong masasabi nyo? Wala kong masasabi guys kasi lahat yan ay puro legit ang mga source natin. No? Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And baboos. God bless Philippines.